Yun nga mga Abel, no, nagbabalik kayo sa Tagaytay Pigeon Channel. So today's video mga Abel, mag-aabang na naman tayo ng mga ibon natin galing training at fundraise at derby. So yan nga mga Abel, meron tayong mga bisitang pandangal. Ito ang dalawa. Yan, pailala kayo. Ako po si Bata Gekit. Hello mga fans. Nagbabalik kami sa Tagaytay Pigeon Channel. Ito po si Batang Bulbulin. Ako po si Batang Bulbulin. Baka naman. Yun! Ano pang ginagawa natin? Hindi naman tayo nagmamadali kaya... Ilatag na natin yan. Siya yung isa kanina. So yung mga Abel, na kita nyo ngayon yung uwian natin ng mga ibon. So medyo may problema tayo ngayon sa isang ibon natin. Doon sa una natin dumating na si Tutubi. So ito, nakita nyo, napansin nyo may dala akong papel. Ito, yan. Inirest ako na yung mga info ng ibon at saka yung sticker niya kasi importante yan. Ang tawag po dyan is lags. So, ipinapasa po namin to. So, mga Abel, kasi po, coordinator naman po ako, kaya may access naman po ako magpasa ng sarili kong lag sa aming pinaka-GC na mga coordinator para sa lag. So, pwede akong magpasa ng sarili ko kasi nga coordinator ako. Pero yung mga ibang player, hindi sila pwede magpasa. So, kailangan ipasa muna sa amin. Kami ang magpapasa. Titingnan namin o i-check namin kung may mali pa sa ginawa nila. So, yun nga. Ito si Tutubi. Nag-double send din ako, tiningnan ko, yun nga, talagang ano siya, lags talaga yung ibon natin na isa. So si Tensil Kigay naman, isang speed niya kanina, ano yun? Yun, 1147 ang speed niya kanina. Not bad pa rin, maganda pa rin yung pauwi natin kay Tensil Kigay at saka kay Tutubi. So possible nga yung si Tutubi is nasa 1-1 din ang speed nun, siguro. Mga 1150 o 1160 ang speed nun. Kaya okay na okay yun. Mas magandang pa, ano, kumbaga, magandang panimula natin yan sa unang ratsyada ng fundraise 1 ng UFC. So, ngayon naman, sa KFC naman, yun nga, hindi sila nakalusot ata sa Lukban, Quezon. So, naharang sila ng checkpoint. So, balita ko, based nun sa GC namin, sa ano, ma-JJ ba yun? Laguna lang daw pinakawalan eh. Sika, check natin dito. Op, nasan yung, ayun oh. Ma-JJ Laguna. So, pas, ano nga siya? Ang distance sa atin is nasa 122. So, okay yun. Kahit papano, kahit ano, nai-release yung ibon doon sa bandang Laguna, kahit papano, maganda-ganda pa rin yung kaso. Pag-iisipan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na loading, kung makakapasok pa ba ang KFC sa South. So yung ano naman, yung EB, bale mga Abel, training lang po yung naabangan natin sa KFC. So tapos na po tayo mag-abang sa UFC. Sa KFC naman, dalawa pa inaabangan natin ngayon. Then, yung naka-derby naman natin na si Peter C, si Salpok sa ABC PSP, nakawala na kanina ng 6:45 sa San Narciso Quezon. Yun. Nalito pa ako. Alam ko, ito, tiga lang, check lang natin mga Abiela. Ito nga, oh. Yun, San Narciso Quezon niya, oh. 6:45 AM pinakawalan. So, kasi nga, tatlong club yung inaabangan natin. Kasi minsan yung mga training na like ng KFC, hindi ko na masyado tinitingnan yung
release kasi nga naka-training lang tayo. Doon lang ako nagbe-base minsan sa mga naalaban ko like ng KFC, like ng UFC at sa anang ABCP. Kaya ito mag-aabang-abang na tayo kasi alas 9 na. So sigurado parating na yung ating mga ibon sa KFC. Ito, kaya meron na tayo isang ibon, nakita ko na, nagka-clay ito, toto. Uy, sino ganda to? Ng clay. Ganda ng clay mo ah. Ganda. Sino kaya to? Si Peter C o si Biteng, Bitengo, Bisentingo Strain. Asa na? Nawala. Ito, 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 ito. Yun, o. Oh. Yun. Oh. Ah, si, ano yun? Si Peter C. So, yan mga Abel. Nabitin pa yung ibo natin. Yun, o. Oh. Galing sa Ma-JJ Laguna. Ma-JJ na alagay eh. Iyan o, oh. Iyan o, oh. Ayun. Yeah, si ano, si Vicente. Nabubulol ako sa'yo. Vicente ng strain. Yan. Yun, pumasok na. Ayun o. Oh. Ayun, mamara ako na siya. Yan, Abel o. Oh. So, gusto ng rumoda mga young bird natin dito. Ito, namamara ako na siya. So, meron pa nga tayong inaabang ang isang ibon. Kundi si Peter C. So, abangan na natin. So, ito mga Abel. Andito na si Peter C. So, hindi ko nga nakitang bumaba siya. Ito na lang. Nakita na lang natin dito. Yan. O, pasok na doon. Uy, dito. Saan pupunta? Ba't diyan ka napunta? Yan. O, pasok na. O, so, mga Abel, habang nag-aabang tayo ng ibon natin sa ABC Pace, nagpa-ayon muna ako ng mga ibon natin dito sa mga naka-North Race natin ng ABCP at saka na KFC. Ayan mga yun, sige. Sige lang, lamon lang kayo ng lamon. Ayan o, meron tayong brown. Ayan mga Abel, no, nag-aabang na lang tayo ng ibon natin sa ABCP. So, ngayon nga is may mga nag-clock na sa apalit. Nasa 1-1 plus na nga ang speed. So, dapat nga is dumarating na ang ibon natin mga 10-15 o 10-20. So, ngayon, based doon sa nakita kong post nila kanina is 10-19 ata, 10-20 may nag-clock na doon. So, ngayon, abang-abang tayo ng 5 minutes kung meron susulpot sa ibon natin. So, sana, ang importante lang sa atin mga Abel is makapag-clock lang tayo sa first lap. Hindi natin kailangan mabilis sa umpisa. Kasi, kalimitan kasi nangyayari, pag sa umpisa, mabilis ang ibon mo. Pagdating ng mga second lap, third lap, medyo kinakapos na yung ibon. Kaya, mas maganda, slowly but surely lang yung uwi ng ibon natin. So, yun nga. Napaka-init na ng panahon ngayon. Makikita nyo sa likod ko yun. Tapos na kami magtinda. O tapos na yung magtinda yung anak ko. Kaya ito, may panahon na kaming mag-abang ng ibon. So, kanina nga is asawa ko ang nag-aabang kasi medyo maaga ngayon. Medyo nagpahinga kasi nga. Buntis ko po kasi ang asawa ko. Kaya pinagpahinga ko na. Then tayo naman, ito, mag-aabang tayo hanggang sa dumating yung ibon natin na si Peter si Salpok. So, mag-abang-abang na tayo mga Abel. Tumatambay po siya, ano eh. Okay, daddy, kasi bunyong. Dumating din ang ibon natin. Dumating! Giring, giring, giring. Ibon natin. Last stop po niyan yung daddy. Na. Slowly but surely, mga Abel. Slowly but surely. 91, 31. 29.06. Yun. So, yun mga Abel, no? Ang speed na lang natin. Teka. Medyo nagkamali na nito. Palakin natin to. Yan. 8. Dito ba? Opo. 880 na lang yung speed ng ibon natin na si Desmet. Ah, si ano? Si Peter Sian, mga Abel. Okay na okay lang yan. Kahit mabagal lang sa umpisa. Ganyan naman talaga ang Peter. Hindi natin talaga ini-expect na tutulin siya ng matulin talaga. So, kasi nga, meron siyang iniinda sa kanyang pakpak. Baka mga anak, tingnan natin yung kanyang pakpak. Aray ko. Iniinda niya pa. Nakantog pa ako. Ito, mga Abel. Ayan, o. Ayan, o. Iba pa yung kulay. Hindi pa, ano, maputla pa yung kulay niya sa pakpak niya. Kaya, okay na okay pa rin yung ibon. Ito, ikita niyo dito, medyo maganda, medyo mabayulat dito, maputla ang kulay niya. Dito kasi yung tama niya eh. Yan. Okay na okay lang yung ibon, at least kahit paano, clock pa rin yung ibon natin. Yan. So, hindi nga natin nakita ang pag-landing niya kasi, ayun, nanonood kami ng mga anak ko doon ng video. So, bigla na lang siya bumaba.
Hindi nga namin nakita yung ano niya, yung paglanding niya. So ayan mga Abel. So ito ibaba natin to dito sa kanyang baka dito niya gustong lumapag. So dito ka. Dito pa ganito, ayan. Ayan. Tingnan niyo yung isa niyang bagwis mga Abel, ayan, no. Yun, no. Tingnan niyo nakababa, di ba? Sige na. Maya, iinom ka na ng gamot mo. Or tsaka yung ano mo, ideal mo, bibigyan kita. No? Tinan nyo mga Abel, oh, hindi magkapantay yung pakpak. Ito nakataas. Tinan nyo, pagharap, medyo pagod pa siya. Oh. Ayan, talagang galing yung ibon sa arera. Ayan, nakita nyo yan, medyo bagsak yung isang pakpak. So, ibig sabihin, matibay na ibon. Hindi naman natin talaga gugustuhin mag-lap winner. Kumbaga mag-clack lang siya sa first lap kasi mahaba naman yung karera. Hindi natin kailangan pabilisin ng sobrang yung ibon natin. Sige na, inom ka na. Yan, sinabarokuha na siya ng mga lalaki dito. Mga Abel, no, akala ko nga kanina hindi na uuwi itong ibon na to kasi sabi ko, anak, mukhang hindi tayo suswerte kay Peter si kasi nga medyo iniindan niya pa yung pakpak siguro kasi medyo malayo na sa 200 plus kilometers na yung San Narciso, Quezon. So yun, next lap is Naga na kami. So yun, siguro magdadagdag ako ng gamot nun sa ibon natin. So napansin nga natin is medyo consistent lang siya, nasa 800 plus na yung speed niya. Pero nakita nyo naman, yung isang pakpak niya medyo nakababa, yung isang pakpak niya nakataas. Yung mapapansin, ito tutong banda dito, bandang kaliwa niya. Pag nakaharap sa atin, kanan. Yan, dito, yan o. Kita nyo, yan mga Abel o, kitang-kita nyo yung pakpak niyan. Hindi talaga pantay, yan o. So ito mga Abel, no, magbibigay muna tayo ng eye drop sa ibon natin para medyo maganda yung kalabasan ng kanyang mga mata. Itong ginagamit natin, eye drop. Yan, para medyo ganahan yung kalahan niya. And mga Abel, no, hanggang dito na ang video ko. Maraming salamat po sa inyo. Kaya bigyan nyo ako ng isang bagsak.